Hi guys, good morning. Andito tayo para ipakita natin kung paano tayo gawa ng punla. So ito lang ang gagawin ko. Bumili ako ng mga plastic cups kasi mas mura siya kumpara dun sa mga pasong maliliit. Kasi parang $5 isa noon o $10. Samantalang ito ay $10 na 10 na siya. So mas nakakamura ka sa plastic. So ngayon, ang ginawa ko, inutasan ko na siya. Ayan, para makadaan ng tubig, makahinga naman. Pero hindi ko alam kung natapos ko lahat yung butasan. Meron itong hindi pa. Kutsilyo ginamit ko. Pero pwede rin kahit ano. So ito ilalagay natin kasi ilalagyan natin ng lupa siya. Tatakpan natin to ng screen o kaya nito para hindi maano hanggang pagkabuhay, para hindi anuhin ng hayop, ng mga insects. Natutunan ko lang ito dito guys, nakakapanood sa YouTube. Butasan natin para padaan yung tubig. Maganda yung kinakamay. Pwedeng gamitin pang buka. Wala tayong pang tusok na yung mainit na para lupa. Ganda sa butasan kung ganito na may yan. Iano mo lang dito sa may. Guys, kung ano lang mayroon ang yun ang ano, kailangan maging contento tayo kung anong meron. Pag wala, ayun, gawa ng paraan. Alam mo naman ang Pinoy, magaling sa pagdating sa paraan. Dating sa diskarte, diskarte lang guys. So, ito lang muna ang ating anuhin. Hindi ko alam kung gaano karami. Meron pa ako doon
10 pesos na cup. So, dagdagan na lang natin. So, ngayon, magpupunla na tayo, guys. Kukunin ko muna yung seeds ng carrots. Hindi malalata yung seed. Mag-germinate natin siya pag lagay natin doon sa ibaba. Kaya dito sa ilalim. Dito ko siya ilagay sa ilalim ng table. Kuha tayo ng screen na pangkakit dito para hindi siya maano ng hayop. Okay guys, see you later. And guys, tinakpan na natin yung sa ibaba. Tapos ito, tinakpan ko na siya. Ayan na. Silip-silip. Para hindi siya maano. Para antay natin kung ilang araw siya mag-germinate. Kasi first time ko itong ginawa. So, experiment lang natin to. Kasi hindi naman ako experienced na farmer na ganitong. Hindi naman ako agriculturist. Ayan. So, silipin natin yan after few days. Let's see, like 3 days to 4 days kung mag-start na siya mag-germinate. Okay, guys. So, meron tayo dito carrot, ito yung white radish, meron tayong mustard, at yung cucumber, fruit cucumber, at saka ampalaya. So, yung okra nasa baba siguro. Unahin ko muna itong kasi naka-prepare na yung kanyang kaniman, yung carrot at saka white radish. So, try natin guys. Ang dami pala nito. Oh my gosh, ang dami pala nito. Kailangan ipunta ko dito yung ampalaya. Malalaking yan. Para dito pala dapat ipula yung itong carrot. So, dito ko na lang yung carrot. Mas marami siya. Super dami niya. Kasing mag-ano ng carrot. So, skip muna natin yung garas. Ito na lang. Sige natin ang pagiging ulit na maya. Carrot. Meron din ako malunggay. Galing sa ampalaya.
kasi ang palayaan mo lang eh. Ayan. Lagyan ng ampalaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, 12! 12 pieces ng ampalaya. So, yan ang ampalaya dyan. Ito naman ito. Dito naman sa kabila, yung cucumber. Dalawahin natin. Ang liliit ng seeds ng cucumber na ito. Yung iba parang patay. Ano? Hindi naman.